The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Then he hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. Then from the cloud came a voice. This is my beloved Son. Listen to him. Suddenly, looking around, the disciples no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. Then they asked him, Why do the scribes say that Elijah must come first? He told them, Elijah will indeed come first and restore all things. Yet how is it written regarding the Son of Man? Then he must suffer greatly and be treated with contempt. But I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they please, as it is written of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Si Jesus ay nagbagong anyo. Lumitaw ang kanyang tunay na anyo bilang anak ng Diyos. Maliwanag, nagniningning, maputing maputi, busilak ng kalinisan. At mula sa taas narinig ang tinig ng Ama na nagsabi, Eto ang pinakamamahal kong anak. Lumitaw ang tunay na anyo ni Jesus bilang anak ng Diyos. Tayo rin ay mga anak ng Diyos. Nang tayo ay bininyagan, ginawa tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Dinamitan niya tayo ng kanyang grasya. Kaya tayo ay malinis, marangal, banal, maputing maputi, at ang sagisag noon ay ang ating puting damit pambinyag. Ngunit habang tumatagal, habang tayo tumatanda, eto ay unti-unting nadudungisan. Ang malinis nating anyo ay unti-unting natatakpan ng makapal na dumi ng kasalanan at pagkukunwari. Ang dati nating maputi na anyo ay nagiging maitim. Kaya kailang tanggalin, kung kailangan tuklapin natin itong tumatakip, itong bumabalot sa ating tunay na anyo. We have to peel off the layers that hide our true identity. Kung kailangan, muli tayong balatan. Isa sa mga gusto kong gawin, kung yung maliit na bata, pag nasa kusina ang nanay at nagluluto, ay tumulong sa pagbalat ng sibuyas. Alam niyo yung sibuyas, Bombay, pagkagaling sa palengke, tuyo, magaspang, madumi. Ang gusto-gusto kong binabalatan yun eh. Kasi habang tinutuklap yung balat, lumilitaw yung kanyang pagiging maputi.
makinis, malinis. At habang tinatanggal ko ang balat ng sibuyas, tumutulo yung luha ko. Mahapdi, masakit. Habang tinatanggal natin ang ating balat kayo, masakit, mahapdi. Akala mo ikaw ang pinakamagaling? Tuklapin mo yan. Akala mo ikaw lang laging tama? Tuklapin mo yan. Akala mo hindi ka nagkakamali? Tuklapin mo yan. Akala mo napakabait mo na? Tuklapin mo yan. Akala mo hindi ka na nagkakasala? Tuklapin mo yan. Masakit. Pero kailangan. Kasi eto lamang ang tanging paraan para muling lumitaw ang tunay nating anyo. Kasi pag binapabayaan lang natin na natili ang ating balat kayo, ating maskara, darating ang panahon na hindi natin malalaman kung alin ang ating maskara at kung alin ang ating tunay na anyo. The longer we wear our masks, the more difficult for us to take them off. And there might come a time when we can no longer distinguish which is our mask and which is our true identity. Kasi nasanay na tayo eh, na nakamaskara, nakabalat kayo. Matagal-tagal na rin tong pandemya at matagal-tagal na rin tayong nakamaskara. Hala, baka pagdating ng panahon na tapos ng pandemya, dahil nasanay na tayo, ayaw nating tanggalin ang ating maskara. Okay na ako eh. Nasanay na ako eh. Mas pogi ako rito eh. Mas maganda ako pag nakamaskara eh. Mas gusto ko to eh. Nakakapunta ako kahit saan gusto ko, hindi ako nakikilala. Nagagawa ko yung gusto ko, okay na to. Nakakatawa, pero maaring nangyayari ito bago pa man nagka-pandemya. Kaya ang ating ebanghelyo, yung pagbabagong anyo ng Panginoon, ay paalaala sa atin, hamon sa atin. Palitawin natin ang ating tunay na anyo, mga anak ng Diyos. Malinis, marangal, banal, maputi, sapagkat ang ating tunay na palamuti ay ang grasya ng Diyos. Magpakatotoo na tayo. Huwag na tayong magbalat kayo.